Charles. Okay. Isa. Kapag sinabing talento, kailanman, hindi mo yan nakikita sa bawat pag-indayot, sa bawat tugtugin. Ang talento ko po ay di po hihiwa ng mga kalakihan sapagkat ito po ay kanilang kababagutan. Hindi rin po marahil papalakpakan ng mga kabataan dahil ito ay hindi saklaw sa kanilang isipan. Pero ang talento ko po ay susukat lamang ng bawat kasarian sa bawat kababaihan na minsan tinuring kaming kalaban pagdating sa pag-ibig ng mga kalakihan. Ito po ang pagkakataon upang maunawaan niyo po ang bawat salitang aming o aking bibitawan. Ang talento ko po ay uusin lamang sa kapiraso ng papel na kung saan may natong sa pariranang salita. Ito po ang respeto, pagtanggap at pagmamahal. Dahil sabi nga nila, ang gabi ay mahalaga. Huwag po sana natin gawing bakla-baklaan lamang. Dahil mawawala ang integrado. Pero ang aral ng talento, babaunin maging na kahit naman sino. Musika, maestro. Ayun o. Sa totoo lamang po, dapat po talaga ang talento ko, komedyante. Pero in-adjust ko po ito. Kapanang sa ganun, maunawa naman po ng bawat kalakihan maging mga kababaihan. Sa 22 anos na pamumuhay ko sa mundo, ay naranasan ko na po ang iba't ibang uri at sari ng diskriminasyon sa aking pagkatao. Sabi po ng aking ama, anak, sa pinili mong kasarian, sa nilakap mong katauhan, may mga tao akala mo pag nakaharap ka, natutuwa, pero pag nakatalikod ka, lalaitin at huhustahan ka. Pag dumating ang panahon, pagmahal at iibig ka ng isang tunay na lalaki, ibigay mo man ang lahat, pero bandang huli, iiwan at sasaktan ka. Sa mga lalaki na pumatol at magpatol pa lamang po ng bakla, hindi niyo po kami kayang ipakilala at ipagmalaki sa inyong pamilya. Sana naman po, respeto na lamang para malamin namin na ang baklang nagmahal kung saan nga huba na babagay at nararapat. Sa mga bakla naman po na katulad po, nagmahal ng 8 taon at ibinigit po ang lahat. Sa mga sandali na tayo ay iniwan at sinaktan, naniniwala po ako sa salitang batas ng lupa, walang baklang nagmahal nang hindi lumuha at nagbakaawa. Dahil ganuman ang lahat, bandang huli, ang lalaking minahal mo, iiwan at sasaktan ka. Bakit po ba ganon? Kami mga bakla, pag nakita sa daan, wala pa man ding ginagawa, pero may pangalan na, tatawagin, aswang, bakulaw, at ang mas masakit, manananggal, manananggal daw ng lakas ng mga kalalakihan. Sa mga lalaki, bakit daw ho ba ganon? Kung totoosin, manananggal din kayo ng tas namin mga bading. Bakit kamo? Dahil walang lalaking papatong ng bakla nang walang napapala ng unang paa, tirit mata, kung alam mo sa sarili mong wala kang makukuha. Sa kayo tayo lagi pati tatandaan sa mundo, ang kasarian ay kasarian lamang. Magsuot man po kami ng pambabae, ngunit mananatili na kami pa rin po ay tao. Dahil kung titignan at susukatin, mas totoo ko yung lalaki kumpara sa inyo. Bakit kamo? Kayong mga kalakihan, may mga ilang pag nakabuntis, iiwan ang mga kababaihan, kawawang bata, kawawang babae, iniwan ng isang amang responsable. O kami ng mga bading, tawag sa call center, gupit sa parlor. Yan po ang aming ginagawa, pandamig lamang sa pamilya, aming umaasa, aming ay umaasa. Nasaan po ba ang salitang pagtanggap? Sa mga babae, na tinuring kaming kalaban, pagdating sa pag-ibig sa mga kalalakihan, hindi po nada kami at doon yung kalaban. Dahil ang tunay yung kalaban ay ang takot sa inyong mga sarili. Dahil bakit kamo? Ano mang kaya ng mga kalbaihan ay kaya din po namin. Pero lamang ang maglabas ng sanggol sa inyong sinapupunan. Dahil ganun pa man, kayo rin po ang tunay na pundasyon at pupuntahan pagdating ng araw ng mga kalakihan aming minahal. Sana makamit na po namin ang pagtanggap. Dahil sa buhay namin mga bakla, ay para po kaming papel na winawasak, pinuturing at higit sa lahat nilulukot. Ngunit sa lawak ng aming narating at pagbabahay sa aming sarili at pananalig sa Diyos, naniniwala po ako na ang bakla ilang beses mapuhitin wasakin ay unti-unti pa rin po. Ano?
buo. Hindi po ako sa lamang pero, hindi po ako magikero, pero gamit lamang po ang isipan, mauunawaan ang talentong dapat maunawaan. Dahil sabi nga, sa mundo, walang perfecto. Pero sana sa talentong ito, nabuksan ko ang bawat isip ng bawat kasalian sa mundo nito. Salamat po.